Hey, what's up mga chong? Nandito ulit si Berhileba para gumawa ng second video. So, ang magiging topic natin for today mga chong ay pagkuha ng kabuti ngayong araw mga chong. Tapos, ang ating kasama sa pagkuha ng kabuti ay walang iba kundi si Pareng Pogs. So, ayan, makakasama ulit natin mga chong si Pareng Pogs. So, hindi ko malalaman kung anong kategorya itong ilalagay itong topic natin for today. Hindi naman siguro ito simple yung pamumuhay. Kasi ang gagawin naman natin mga chong is kukuha tayo ng kabuti. Kasi ang kabuti mga chong ay nakukuha lang kapag tag-ularin. Katulad ngayon mga chong, September, tag-ularin na ngayon. Doon lang lumalabas ang mga mushroom or kabuti. O ayun mga chong. At isishare namin sa inyo kung ano yung kung saan mas maganda mag-stay. Kasi si Pareng Pogs kaya hindi man nakakasama sa atin sa pag-vlog dahil nung nakaranas sa Manila siya nga, diba? Sinabi ko sa inyo nung nakaranas sa aking vlog. O ayun. Kumbaga, magiging question natin dito is, ano ba mas maganda dito sa probinsya or sa syudad? Or kung ano yung advantage ng probinsya dun sa syudad? Ayun, ano, mga chong, ano. So, ang gagawin ko ngayon, mga chong, ay pupunta na tayo dun sa kung nasa ngayon si Pareng Pogs. Tapos, kukuha rin ako dito, mga chong, ng kutsilyo tsaka eco bag para sa paglalagyan ng kabuti namin. O, ayun, mga chong. Kaya sa nakita niyo parang akong nagmadali di ba magsalita. Dahil gawa nga sa nag-iintay na siya ngayon doon. Dahil baka maunahan kami ng iba makuha yung kabuti. Tsaka kita niyo wala akong ligo as in. Pero okay lang yan, hindi naman niyo ako maamoy, di ba? So ayun, ano pang niintay natin mga chong? Tara na, punta na natin si Pareng Pogs. So yun mga chong, nandito na tayo sa likod ng bahay namin ni Pareng Pogs at bahay namin. Kasi ang likod ng bahay namin mga chong, ganito kalawa ko. Yan mga chong, yun na, so nakita nyo mga chong, ano na si Pareng Pogs, so kaya pa nag-iintay. Kasi binabantayin niya mga chong yung kabuti na kukunin namin, ayun. Ano yun, may dala ka ng itak? Akala ko yung nakauwi ka na. Ako yung nagamadali din kasi mga chong sa pag-intro ko kanina dahil kanina ba siya nag-iintay dito at inaabangan ako kasi nasa akin tong kutsilyo tsaka itong eco bag yung paglalagyan natin ng kabuti. O yun, okay, papakita natin si Pareng Pogs, so yan. Yan mga chong. Yan. So, ayun. May katanungan tayo mga chong, di ba't galing kang Maynila, di ba? Gusto kong malaman, saan mas gusto mo mag-stay? Sa probinsya o sa syudad? Sa syudad, siyempre. Sa syudad? At ayaw mo sa probinsya, ayaw mo dito sa atin? Mga bobo! Hindi yun. Sige. Sa ano, probinsya ka? Probinsya, siyempre kasi lahat ng makakain mo dito, libre. Ah, libre. Katulad nito, yung kabuti, sa tingin mo makakita tayo ng kabuti sa Manila, ganun? Ay, hindi tayo makakita rin kasi katulad dito sa probinsya, malawak yun, diba? Ay, tsaka yun ay more on building na, wala na yung mga ano-ano. Kasi yung kabuti kasi tumutubo lang mga chong sa mga matatabang lupa, ano, mga chong ano. So, ipapakita natin mga chong yung kabuti na kukunin namin. Chong, nagbubunot na kami ngayon ng kabuti. Ano? Tinutulong ko yun si Pareng Pogs sa pagbunot ng kabuti. Ano yung mga chong? Ito nyo, nalapat, diba? Ayan, napakadami dito. Pareng Pogs, nasa na ikaw yun? Anong masarap na luto dito? Ay, nalaglag yung kabuti. Adobo. Adobo na may kalamansi. Oh, sarap nun. Tsaka ito yun, diba, yung mas nagpasarap sa pansit yung sinasaw, diba? Yun. Pero magkano bang halaga nito once na bibili nito? Halimbawa, yung sa palengke, magkano ba to? 20 to 30 ang tuhog, per tuhog. 20 to 30 ang pagtuhog, ano? Ano ito? Sa ngayon ba, Pareng Pogs, ay very rare na ba itong kabuti ngayon? Hindi naman. Hindi naman kasi tutubo ito, ano, August, September. Ay, how about? Sa isang taon, bira, season lang ang tubo. Ah, seasonal ang pagtubo ng kabuti, ayun, ano? Tuwing August lang siya, August, September. Pero ayos lang yung para sa inyo mga chong. Basta makakita kami ng mga pwedeng ibigay sa inyong info, ay gagawin ko lahat. Kahit din ako magligo, kahit ako'y sobrang baho, gagawin ko para sa inyo na magsuksok kung saan saan mga chong. Ganyan ko ba yung kamahal, diba? So ayun, wala naman nagpapashoutout sa ating mga chong ngayon. So ang gagawin lang natin ngayon ay ayun, nagbubutong kabuti. O, kita niyo mga kabuti mga chong. Ano lalaki ang lalapad o ano. O yan. Okay, ito, pare. Ang dami na. Yan. So,
So mga chong, i-off mo muna yung camera natin and then papakita ko sa inyo mga chong pag naburutan namin lahat yung mga kabuting nakuha namin. Yun mga chong, nakita naman ninyo kung paano namin kunin yung mga mushroom or kabuting. Ayan, napakalupet. Pero ang kate. Pero ang kate. Pero tingnan nyo mga chong, ang dami talaga armusigos itong aking ano, jogging pants. Siyempre, kailangan talaga kahit napakasimpleng gawin mo, pero yung pagdadaan mo medyo mahirap. Lalo na yung place kasi maduot yung damuhan, maraming lamok. Ang dami ko gati yung kagatan lamok ko. Yun o, parehas kami. Parang matitindi ko matitindi. Ang dami. Ayun o, so yun. Medyo konting sacrifice lang talaga mga chong pagkukuha kayo ng ano, kaputi. Oh, ayun. Ayun oh, shout out din kay Kuya Isa na no, doon sa may-ari ng computer shop kay Ma'am Hermosa. Ayun mga chong. So papunta kami ngayon mga chong sa isang store dito ng Norday. Bibili kami ngayon ng kalamansi. Kasi pag walang kalamansi ang ano, ang ating kaputi hindi man masyadong masarap. Masarap siya, pero mas masarap kapag may kalamansi. Kasi hindi na ang ating main ingredient. So ayun. So ano pang hinihintay natin mga chong? Tara na, pumunta na tayo sa tindahan ni Nang Nor. So yun mga chong, nandito na tayo ngayon sa tindahan ni Nang Nor. Ano yan? Wala na. Ay, maganda siguro yung libre na langin. Gago! Wala na! Ayun, nandito na. Saan tayo makakita ng kalamansi? Ayun mga chong, nandito kami sa tindahan ni Nang Nor. Ayan o, yung kapatid pala ni Nang Nor, si Tita. Bibili kami ng kalamansi kasi yung kalamansi wala na. Nabulok na. Ayun, nabulok na. So ayun, anong gagawin na natin parin pogs doon sa ano? Sa kalamansi, maghanap na lang tayo. Maghanap na lang sa iba. O sige, maghanap na lang tayo sa iba. So by the way mga chong, sa mga gustong kabuti yan! Nakikita na namin yan. Oo! Ayaw maniwala na nakita. Kabuti yan! Nakita na namin yan. Onda sapat yan, Tita. Oo, tingnan mo. Ang dami kong kagato. Sinulat mo. Ayan. Shout out. Ay, by the way, mga chong. Sa mga gustong kumain ng mga pagkain dito, yung mga pansit, ano nga yung mga maraming ulat, mga kanin, pumunta lang kayo kinang Nor. Hanapin lang nyo dito sa Laylay Buwak Marindo. Okay, so ayun mga chong. And then, maghahanap lang kami ngayon ng pagkukunan ngayon ng kalamansi. So, abangan ninyo yung aming next video. Ayun mga chong, nagbabalik ulit kami dito sa aming video. Dito ngayon si Paring Pugs at ang ginagawa ngayon niya sa kabuti ay, ano yun, nahimahimay muna yun o. Oh. Inahimahimay na niya mga chong. So, gano'n pa katagal yung inatagal itong kabuti? Paring Pugs, nagatid na tayo. Ano? Tatlong araw siguro. Tapos sira na. Nasira ba siya or nag-iiba na? Nag-iiba na, nabubulok. Ah, nabubulok na. So ayun mga chong, ang ginagawa na, eto hugasan mo pa hindi na? Hugasan pa mga chong. So ang gagawin natin mga chong is ipifilm natin yung paghimay-himay niya, paghugas niya, at kung ano pang gagawin niya sa kabuti para makain natin ng maayos. Yung mga chong, napakita namin sa inyo. Oh, ang lupet yung ina. Oh,
pinapakita namin sa inyo kung paano lutuin ang isang napakalupit na mushroom or kapute. So andito yung chong yung ano. Yan. Adobong, musok pa, adobong, kapute. So titikman namin ni Paring Bahaw itong kapute. Ayan. Gusto mo sa ayun pag yun mga chong, napakasarap tong kabuti na ito. Imagine nyo mga chong, pumunta lang kami sa likod at doon lang kami kumuha ng kabuti. Tapos syempre gagastos tayo ng kaunti dahil doon sa mga sahog. So ganun lang kasimple ang pagkuha ng pagkain dito sa probinsya. Ayun mga chong. So ano ba ang gusto mong sabihin dito sa ating vlog mga chong? Syempre paring bao. Yung kabuti or mushroom is ito sa mga superfood. Kaya nagpapasalamat kami mayroon na dito sa likod namin. So, gusto ko rin i-shoutout yung ano, yung mga kaibigan ko. Ayun, shoutout sa mga kaibigan ko. Sabihin mo alam niyo na yun, alam niyo na kasi. Sabihin mo na subscribe ka na mo, hindi man yung siyempre, i-subscribe niyo rin yung channel ko, please. Subscribe my channel. Dito lang sa pangalan na to, yan. Berkey Vlog TV, so yan. Mahaulineses, yan. Yan yung channel ko. Meron din akong mga few videos doon, so sana mapanood nyo. Salamat, salamat. So yung mga chong, oh, meron din tayo dito ng isang napakalupit na pinsan ko na nagbablog din ngayon, no? Walang iba kundi si Bahaw Lineses. So ayun, so yung mga chong, sana na entertain naman kayo dito sa ginawa namin sa pagkuha ng kabuti at meron din kayo natutunan kahit papano and napasaya namin kayo. So huwag niyong kalimutan i-like, i-share and i-subscribe ang aking channel Berhil Vlog TV. So dito nagtatapos ang aming episode and we're off.